Base sa balitang kumakalat, pinakita na ng China kung paano makikipaggera ang mananakop. Nag-deploy na sa Pilipinas. 4 na Chinese warship na kasi sa West Philippines yung pinadala nila dito. Meron pang 2 helicopter at meron pang 2 kasamang Chinese Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, nakabantay na sa West Philippines ang ating mga barko. Inaantay na din kasi nila ang June 15. Eto na daw kasi ang petsang sinabi ng China manggugulo sila dito. Nakabantay na ang Philippine Navy. Opo. Sir, yung pong amin nakapanayam kahapon, yung takot nila, no? Kasi meron na pong order, di ba, ang Chinese Coast Guard na manghuhuli sila sa mga trespassers. Umano, wala daw kasing hindi madalas makakita ng presensya ng Coast Guard o Navy ang ating mga mangisda sa may bandang Zambales. Ano kaya ang inyong reaction doon? So, itong mga kaibigan natin ng mga Chinese, una sa lahat, nanghimasok sa ating exclusive economic zone. And ang masama nito, they act as if kanila ito. So, nag-reclaim sila, nag-build up, nag-put up ng mga military bases, nagkapanak ng exercise, nag-launch ng mga helicopters nila, nag-launch ng mga hovercraft nila, mga landing craft air cushions nila, we challenge all their actions. Ito ay illegal na gawain na ginawa nila within our exclusive economic zone. But I would like to inform them that rest assured the government is doing everything to make it difficult for that pronouncement to be implemented. Pero ayon sa DND, hindi daw tayo pwedeng magpahinga sa kabila daw ng lahat ng ito. Meron daw kasing isang bansa na gusto tayong lapastanganin at paihinain daw nila tayo gamit ang panggugulo. Sabay pumapasok na rin sila dito sa atin. Hindi po tayo pwede magpahinga sa kabila nito. Dahil merong mga bansa, merong isang bansa na gusto lapastanganin at hindi kilalanin sa ilalim ng illegal na naratibo. Etong iginawad na kinikilala sa international law sa atin. Pinahihina nila ang ating political, economic, social, and peace and order fabric. At ang pinakamabisang paraan upang pahinain mo kalaban mo, manggulo ka dun sa bansa niya. At saka maraming undocumented na nakita. Ang question, gusto natin malaman paano nakapasok ito. That is a national security concern. Pero sa muli, uulitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang babala niyang Pilipinos doon at Hill. Sabay sabing hindi daw tayo susuko sa mga mananakop, lalaban tayo ng patyan sa West Philippine Sea. And this is the
yun. Someone who you are
Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.